Ikadalawamputatlo ng Pebrero, Sabado, ang paggunita kay San Policarpio, Obispo at Martir. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Isinama ni Jesus sina Pedro, Jaime at Juan at umakyat na sila lamang ang kasama sa isang mataas na bundok. At nagbago ang anyo ni Jesus sa harap nila at kuminang na puting-puti ang kanyang damit, na walang makapaglalabang simputi niyon sa lupa. At nagpakita sa kanila sina Elias at Moises na nakikipag-usap kay Jesus. Kaya nagsalita si Pedro at kanyang sinabi, "Panginoon, mabuti at narito tayo. Gagawa kami ng tatlong kubol, isa para sa iyo, isa para kay Moises, at isa para kay Elias." Nasindak sila kaya hindi niya malaman kung ano ang sasabihin. At may ulap na lumilim sa kanila, narinig mula sa ulap ang salitang ito. "Ito ang aking anak, ang minamahal. Pakinggan ninyo siya." At biglang-bigla, pagtingala nila, wala silang nakita liban kay Jesus na kasama nila. At pagbaba nila mula sa bundok, inutusan niya sila na huwag sabihin kanino man ang nakita nila hanggang makabangon ang anak ng tao mula sa mga patay. Iningatan nila ang bagay na ito sa kanilang sarili, pero nagtanungan sila kung ano ang pagbangon mula sa mga patay. Tinanong naman nila siya, "Bakit sinasabi ng mga guro ng batas na dapat munang pumarito si Elias?" At sinabi niya, "Mauuna ngang dumating si Elias para ayusin ang lahat ng bagay. Ngunit bakit naman nasusulat tungkol sa anak ng tao na dapat siyang magtiis ng marami at lapastanganin? Sinasabi ko sa inyo na dumating na si Elias at pinakitunguhan nila siya ayon sa kanilang kagustuhan, tulad ng nasusulat." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, "Ito ang aking anak, ang minamahal. Pakinggan ninyo siya." Sino pa ang maaaring tumanggi? Ang Diyos na mismo ang naririnig na nagsasalita at nag-uutos. Hindi na sa pamamagitan lang ng kanyang mga propeta. Hindi magtatagal, mahahayag na hindi lang tinig niya ang naririnig ng mga tao, kundi siya na mismo, sa katawan at dugo, ang kasama nila. Malinaw na sasabihin ni Jesus, "Sa pagkakita sa akin ninuman, ang Ama ang nakikita niya. Maniniwala kayo sa akin na nasa Ama ako at nasa akin ang Ama." Sinabi rin niya, "Ang tumatanggap sa akin ay hindi ako ang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin." Kaya naman, sino mang naghahangad na sumunod sa kalooban ng Diyos Ama ay nararapat lang talaga na pakinggan si Jesus at sumunod sa Kanya. Una, dahil ito ang utos ng Diyos Ama. Ikalawa, dahil pinatunayang ganap ni Kristo na bawat salita at gawa niya ay pawang naayon sa kalooban ng Ama. Pagsasagawa, ilan sa mga utos ni Jesus sa mga ebanghelyo ay ang mga sumusunod: mahalin ang kaaway, magpatawad ng paulit-ulit, huwag hamakin ang maliliit, itakwil ang sarili, at pasanin ang krus. Gawin mo ang alinman sa mga ito sa lahat ng pagkakataong hinihingi ito.